Parang madilim yata. Good mo. Ay, good evening po. Good evening. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa oras po na ito. Ngayon po ay Miyerkules, midweek service po tayo. Yan, nag-start po ako ng 8 o'clock. Mag-8 o'clock na yan. Ayan. Kaya tayo po ay mag-midweek, mga LFCI family. At lahat ng mga manunood ngayong gabi na ito, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy na maranasan po natin ang pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Patuloy po tayo magpuri at umawit sa Kanya. Amen po ba? Dakilain natin ang Kanyang pangalan. Hallelujah. At patuloy nga po tayo na mag-aaral ang salita ng Diyos. Wala po tayong gagawin kundi patuloy na lumapit at manikluhod sa Panginoon. Ayan, meron na po akong kasama. Amen. Purihin po ang Panginoon. Good evening, good evening. How to get out of bad circumstances. Bagamat ito po ay tinuro na ni Pastor Marvin noong Sunday, syempre iba naman po yung deliver niya at iba yung pag-deliver ko. Amen po ba? So, kanya-kanya po yung anointed. Hi, Sister Rizel. Ayan, si Gabs. Ayan, purihin po ang Panginoon at tayo po ay mag-i-start na. Ano, gusto niyo ba na umawit muna ako? Baka po umulan. Hindi. Wala pong pangit na boses sa Panginoon once na ikaw ay umaawit sa Panginoon at nagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat. Samahan mo kami sa pag-aaral namin ng iyong salita na magbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon, magbibigay sa amin ng pag-asa at magbibigay sa amin ng alaluya, ng tunay nga na siya nabing magiging pat, Panginoon, sa aming buhay na ito, O God. Salamat po, Panginoon. Banal na Espiritu, inaayahayahan ka namin. Ikaw ang manguna at kumilos sa amin. Pagpalain mo lahat ng manunood ngayong gabi at makapanunood pa ng online preaching na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah. Ayan, sabi nga po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who give me strength. Sino po ba yung nasa atin na nagbibigay sa atin ng kalakasan? Wala pong iba kundi ang Panginoon. Yung nasa sa atin na Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, kaya magagawa po natin kung paano po tayo makaalis sa bad circumstances, sa mga pangit na bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Kaya itong pag-aaralan natin, how to get out of bad circumstances. So, kailangan po ay ma-out tayo dito. Amen. Makaalis tayo dito, makalaya po tayo dito. Katulad ng mga Egyptians, sila po ay alipin ng mga Israelita. Katulad po ng mga Israelita, sila po ay alipin sa Egypt at hinango po sila ng Panginoon sa pagiging alipin sa Egypt. Amen po ba? So, sabi rito, a circumstance is the condition or fact attending an event and having some bearing on it. In this lesson, we will learn how to change bad circumstances into good. So, yung bad na circumstances na nangyayari ay i-turn natin sa mabuti. Amen. Bagat pangit po na nagkaroon po tayo ng virus, turn natin sa maganda. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay na-quarantine. Nagkaroon po tayo ng kapahingahan. Sa totoo lang po, ang lahat ng tao, mga pagod. Pagod sa punta rito, punta ron. Pagod sa kakatrabaho, pagod sa business. Grabe ang kapaguran ng Panginoon. And bagamat tayo po ay na-quarantine, i-turn natin. Huwag natin tingnan itong bad circumstances. I-turn natin ito sa maganda sapagkat nagkaroon po ng bonding ang bawat pamilya. Nagkaroon po ng kapahingahan ang katawang panlupa natin. Amen po ba? Nagkaroon po ng kapahingahan ang ating mga kaisipan sa mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Na para bang, alaloy, bigla na lang hindi uminog ang mundo. Buong mundo eh. Yung bad circumstances na nangyari sa atin na nagkaroon tayo ng virus, nagkaroon ng pagkatakot, itaturn natin sa maganda. Bakit? Nung tayo naka-quarantine, na-enjoy natin ang ating pamilya. Na dati hindi na nagkikita-kita. Hindi na nagkakasalo-salo sa pagkain.
Hindi na nagkakasama-samang manalangin kasi sobrang busy. And wala na po talagang bihira-bihira na po yung pamilya na nagbabanding. At kadalasan po, wala na rin sama-sama na nagpe-pray. Person tayo po ay nagkaroon ng na-quarantine po tayo, nagkaroon na stay po tayo sa bahay, nagkaroon po ng bonding ang pamilya. So yung pangit na nangyari, i-turn natin sa maganda. O de, hindi tayo na, wala tayong ano, wala tayong pagkatakot, wala tayong kabagabagan, wala tayong pag-aalala bakit yung pangit na nangyayari sa atin, i-turn natin sa maganda. Amen po ba? Sabi rito, bad circumstances are temporal. Number one po yan. Nawawala ito, pass away ito. Sabi nga ni, ba nanonood si Pastor Marvin? Sabi nga ni Pastor Marvin, ay, ano tawag doon? Lagi niya sinasabi yun, yung problema ay, ano tawag dito sa problema, yung bang hindi siya nananatili, may tawag siya doon eh, may lagi siyang sinasabi doon eh, lumilipas niyon, pero meron pa siya isang term na maganda eh. Amen po ba? Yung may term si Pastor Marvin na yung problema, hindi siya nananatili. Kaya nga sabi rito, bad circumstances is are temporal. Natatapos. Hindi siya nananatili. And yung mga temporal, yung mga bad circumstances na yan ay naglalaho. Sabi nga rito, dahil pagka po meron tayong mga bad circumstances, mga pangit na nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran. And 2 Corinthians 5:17, we walk by faith, not by sight. Sabi nga, lumakad tayo ng may pananampalataya at huwag tayong titingin sa pangit. Huwag tayong titingin sa nakikita natin. Ayan, sumagot si Pastor Marvin. Ang problema o bad circumstances ay may expiration. Ayan. Kanina ko pa iniisip. So yung bad circumstances or mga problema, may expiration. Na-expired yan. Hallelujah. Kaya kailangan hindi po tayo makakitaan na pag may problema tayo ay mukhang ampalaya. O kaya pasas. So kaya kailangan lagi tayong ubas. Kailangan lagi po tayong apple, laging makinis at hindi mukhang ampalaya o mukhang pasas. Amen po ba? Yan, andito na rin si Teacher Emma. Si G. Nanay Gigi Bato. Hallelujah. Amen. Sabi niya rito, walk by faith, not by sight. Kasi pag tinignan natin yung kapaligiran natin, aba, grabe. Malulungkot tayo. Bakit? Napakarami po ngayon walang trabaho. At napakarami po ngayon na wala, bagsak ang business. Hindi mag-operate. Amen po ba? Yan, nadagdag si Sister Nain. So sabi nga po rito, walk by faith, night by sight. Basahin po natin sa Tagalog. 2 Corinthians 5:7. Hallelujah. Sabi nga po rito, sapagkat nagsisilakad kami sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng paningin. So alam niyo po ba ang may pananampalataya, at sabi nga, I can do all things through Christ who give me strength, Philippians 4:13. Kung nasa sa atin po ang Panginoon, I can do all things. Kaya natin ang lahat. Kaya natin lahat. May mga bad circumstances man na dumarating, kaya natin pagtagumpayan. Sapagkat ang bad circumstances na nangyayari, mga pangit na nangyayari sa ating buhay, may expiration. Hallelujah. Para yung mga delata, may expiration, yung mga gamot, yung mga pagkain, ay may expiration. So, ganun din ang problema, ay bakit maninimdim ka? Bakit ikaw ay malulungkot? Bakit ikaw ay mag-aalala? Bakit ikaw ay mag-iisip? Hallelujah. Isip ng isip, wala namang isip. Biro lang po, amen. Naalala ko tuloy yung aming kapitbahay nung araw ay
ano po yun, kapitbahay namin. Hinahanap ko yung kanyang asawa. Ah, nandun sa bahay, isip ng isip. Wala namang isip. Sabi, tawa kami ni Pastor Marvin. Amen po ba? So, huwag tayong tumingin sa nakikita, sapagkat pag nakikita natin, pangit. Lalo na ngayon, hindi alam kung paano yung pag-aaral, kung paano gagawin sa mga private, yan, ganyan, hindi nga alam kung matutuloy na may pasok ngayon or ano, turn natin sa maganda. Amen po ba? So, yung ating pag-stay sa bahay, amen. Ang sarap na napahinga tayo ng matagal na panahon, di ba? Pati yung ating isipan, yung ating puso, yung pag-iisip ng kung ano-ano, na-stop. Bakit? Mag-iisip ka ba? Di ba iniisip po yung virus, huwag pumunta sa atin, huwag tayong kapitan ng virus, yun lang iniisip natin at basta importante may pagkain tayo. Purihin ng Panginoon, nag-provide naman ng Panginoon, grabe. Lagi natin ipapanalangin yung ating gobyerno, yung ating presidente, sapagkat kung iba siguro yung nakaupo, baka tayo po ay nagutom, yung ating po presidente, kahit maubos ang kabanyaman ng Pilipinas, ipinamahagi niya. Amen po ba? Hindi po nawala ng pagkain ang mga ang mamamayang Pilipino. Kaya napakabuti ng Panginoon. Bagamat pangit yung nangyari, ay dadali natin sa maganda. Hallelujah. So sabi rito, sabi niya rito, gamitin natin using spiritual gift. Pagka may mga bad circumstances tayo, ay gamitin natin yung spiritual gift natin. And B, at lahat pwedeng magbago. Alam niyo po ba, lahat ng bagay na pangit, mga bad circumstances, mga pangit na nangyayari sa atin, i-turn natin sa maganda. Sabi nga rito, B, temporal things can change. 2 Corinthians 4:18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakita, kundi sa mga bagay na hindi nakakita, sapagkat ang mga bagay na nakakita ay may katapusan, dapat ang mga bagay na hindi nakakita ay walang hanggan. Amen po ba? Natagdagan na naman tayo si Brother Raymars. Hello, Brother Raymars. Good evening. Midweek service po ito, ha? And I hope na yung mga may mga Wi-Fi dyan, na mga LFC ay kabanatuan ay kumpleto. Wala pa sila sister, si Brother Andrew. So sabi nga rito, temporary ang mga bagay na nakikita natin at ang mananatili po sa buhay na ito ay walang iba kundi yung spiritual na bagay. Bakit ginugulo natin yung utak natin? Bakit ginugulo natin yung utak natin at ang buhay natin pumapangit po tuloy tayo? Dati po ako noong araw ay ubas o kaya ang palaya. So balit ngayon po, kahit anong mangyari, lagi tayo nakangiti, lagi tayo nakatawa. Bakit? Gamitin natin yung pananampalataya natin sa Diyos, nakasama natin ng Diyos. Baga merong pinagdadaanan na bad circumstances, may mga pangit na nangyayari, alam natin, ang Diyos ang kasama natin. Amen? At mananampalataya tayo na ita-turn natin sa maganda yung mga pangit na nangyayari. Amen po ba, B? What causes bad circumstances? Minsan kasi, yung pangit na nangyayari sa buhay natin, minsan, ang nangyayari itong mga bagay na pangit sa buhay natin, dahil po sa number A, sin in your life. Dahil po sa life. Kasalanan. Diba? Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga bad circumstances dahil po sa kasalanan na nangyayari. Kunyari, example, nagkaroon ka ng sakit. Bakit ka ba nagkasakit? Paano yung katawan mo ay nung bata ka ay inubos mo, yung lakas mo ay alaking ginawa, kundi mag-usyo. Uminom ng alak. De, syempre, pag may edad-edad ka na, mahihina na yung immune system mo, magkakasakit ka. Saan mo nakuha yan? Sa pag-inom mo ng alak.
sa bisyo mo, sa paninigarilyo. Kaya yung nangyayari ngayon na ikaw ay may sakit at karamdaman ngayon, bad circumstances yan, bunga yan ng ating kasalanan. Bakit ikaw nakulong? Bakit nandiyan ka sa kulungan, di ba? Eh kasi po, hinaras ko po yung asawa ng aking kumpare. O de, syempre, eh, makulong ka nga. O kaya, eh, alam mo na, nag-girlfriend na noong isang lalaki, may girlfriend na, yung nililigawan mo, may boyfriend na, yung nililigawan mo, pinipilit mo pa rin. So, ano nangyari sa'yo? Baka inabangan ka, tinambangan ka, o ikaw ay binaril. O, so, kaya may mga nangyayari pong bad circumstances dahil na po sa ating kasalanan. Sin in your life. May kasalanan po tayo. Tayo po yung may gawa. Amen po ba? But hindi ka makukulong kung ikaw naman ay nagbebenta ng shabu. So, kasalanan po yun. O ikaw ay nagsishabu. Amen. Kaya ikaw ay na... O kaya, yung asawa mo ay napatay o na tinambangan. So, dahil sa kasalanan. Kaya nagkaroon po tayo ng ngayon ay nagkaroon ka ng bad circumstances. Pangit na nangyayari. Amen. Pangalawa, lack of knowledge. Dahil po, yung lack of knowledge po, kaya po nagkakaroon po tayo ng mga pangit na kalalagayan dahil po sa lack of knowledge. Kaya sabi sa Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Ano po yun? Yung pong kaalaman sa Word of God. Hindi mo alam ang Word of God, kaya ano nangyayari? So, nagkakaroon ka ng pangit na kalalagayan. At yung iba, dahil nga ignorante sa mga law, minsan alam mo na yung ignorante ka sa mga bagay-bagay na hindi mo sinusunod, katulad sa law. Siyempre, mapaparusahan ka. So, napupunta ka dun sa kalalagayan na pangit. Bakit ba ikaw ay hinuli ng pulis? Kasi nag-violation ka, may violation ka. Eh, go ba naman? Ay, stop ba naman? Bigla kang nag-go. So, ayun. Eh, anong gagawin sa'yo? Diba? Titikitan ka. Amen. So, ano pa yung mga lack of knowledge? Pag lack of knowledge ka, ay napapahama ka. So, pag napahama ka, nandun ka sa pangit na kalalagayan, meron kang bad circumstances. Amen po ba? Pag ikaw ay na lack of knowledge, bakit ba ang pamilya mo ay broken family ka? Kasi lack of knowledge. Walang salita ng Diyos. Pagka ikaw ay meron salita ng Diyos, maayos ang pamilya mo, successful ang pamilya mo. Hindi kayo nagkakagulo. Hindi kayo magkakahiwalay. Bakit ikaw nakalubog sa utang? Kasi lack of knowledge. Walang karunungan na nagmumula sa Panginoon. Malaki naman ang sweldo. Malaki naman ang kita. Malakas naman ang business. Hindi po masama na magkaroon tayo ng utang kung talagang dinadala po natin sa business kasi pinagugulong. Pero yung nangutang ka ng para sa luho lang, lack of knowledge yun. Bakit? Imagine mo, mangutang ka patubuan pagkatapos sa luho lang. Hindi masamang mangutang kung kaya mo ito ibalik. Bayaran. Amen po ba? And darating yung time na ma-out of debt ka. Bakit? Sabi ng Panginoon, we are the head, not the tail. We are a lenderer, not a borrower, above only, not beneath. We are a lenderer, not a borrower. Na hindi ka na mga ingutang, ikaw pa yung magpapahirap. Amen po ba? So, ano po ang sabi rito? Lack of knowledge. Yan, kaya nagkakaroon po tayo ng bad circumstances. Napakarami. Napakarami. Lahat ng mga nagbabasa ng Bible, lack of knowledge. Lahat po ng wala alam sa salita ng Diyan, lack of knowledge. Hindi alam kung saan pupunta. Meron silang gagawin, meron silang desisyon na gagawin. Ay, sarili nila. Hindi nagpapasako sa Diyos. Kaya ano, napapagod. Ikot ng ikot, hindi alam kung ano gagawin. Ibigay mo kay Lord yan. Kung meron kang knowledge na nagmumula sa Panginoon,
ibigay mo kay Lord. Sabi nga ng Panginoon, marami kayong plano, marami kayong balak, subalit at nag-i-establish ay ang Panginoon. Ibibigay mo lahat sa Panginoon pagka meron kang knowledge. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have towards you, plans to prosper you, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a future." Alam niya ang kinabukasan natin. Bakit inaalala mo yung bukas mo? Gumawa ka ng may kagalakan. Gumawa ka ng may katalinuhan na kasama ang Diyos. Hallelujah. So ano pa? Pangatlo, because of doing wrong things. Bakit nandyan ka sa kalalaga, gayang mo yan? Kasi sa maling ginagawa mo, because of doing wrong thing. Ano ba ginagawa mo pag may pera ka? Laspag dito, laspag doon. Bisyo dito, bisyo doon. Yung pambayad mo ng utang, dapat ibabayad mo sa utang, ipambibisyo mo, ipambababae mo. Maya-maya, uutang ka na naman hanggang sa nakalubog ka sa utang. Hindi po masama na mag-parlor, hindi po masama na pumunta sa mga malls. Subalit kung yung pera na yon ay para sa dapat kapuntahan, ay pagka po pumunta tayo ng mall, ay alam mo naman po yung mga mall mapangakit, mga ukay-ukay, mga sales mapangakit. Pambayad mo ng kuryente, pinambili mo ng sales. So sabi rito, kaya nandiyan ka sa bad circumstances sapagkat because of doing wrong. Meron kang mga maling nagagawa. Amen po ba? Mga maling desisyon. Nakikinig nga ako nung isang about sa money matters. Ay talaga naman, pagka ikaw daw ay may pera sa bulsa at nanginginig ang iyong kamay, hindi mo alam kung saan ka pupunta, yun hindi mo pa kayang handlein yung sarili mo. Kasi ayaw mo na mayroong ang pera sa bulsa. Ayaw mo na mayroong kang, kaya nga ang mindset ng mga tao ay bili dito, buli doon. Amen po ba? So sabi po rito, pang-apat, mistake of self. So yung mga maling nagagawa natin sa ating buhay. So pagka po nakakagawa po tayo ng maling, yung mga mistake, nagkakaroon tayo ng mga mistake sa ating sarili, nakakaranas po tayo ng bad circumstances. Ano po yung nagawa nating mali sa sarili natin? Inaaway ka lang, mayroong kang narinig sa iyong kapitbahay, pinatulan mo na, nag-away kayo, hanggang sa umabot siya hindi maganda. Yung iba po, nagpapatayan pa eh. So, yung isa napatay, yung isa nakulong. So, maling ginawa mo sa iyong sarili. Yung mga silakbo ng damdamin, yung galit. Kaya ano ang consequence noon? Kaguluhan sa buhay. Yung hari eh, hindi mo sinasadya na itulak mo o nabatukan mo o nasampal mo yung isang tao. Nandito si Pastor MJ. Amen. So, ano sabi dito? So, nagkakaroon ka ng bad circumstances. Namamali ka kasi sa iyong sarili. Mga maling desisyon. Meron kang tinatangkilik, nagkaroon ka ng maling desisyon, so nawala tuloy. So, ayan. Mistake of self. Maling pagdedesisyon. Kaya kailangan po lahat ng bagay ipinapanalangin. Kaya kailangan lahat ng bagay ay nagre-rely tayo sa Panginoon para maiwasan po natin yung mga mistake, yung mga mali natin.
Minsan kaya po tayo nandiyan sa bad circumstances na yan kasi marami po tayong mali. Ang dami-dami nating mali sa totoo lang po. Amen po ba? And panglima, mistake of others. Nang dahil sa pagkakamali mo, nadamay ka. Dahil sa pagkakamali ng iba, nadamay ka. Diba minsan, ay kunyari, maayos ka namang mag-drive, at tapos yung makakasalubong mo ay kung mag-drive walang kaayusan, so minsan nadadamay ka. Kaya ayan. So yung mga mistake ng iba, for example, parang yung nabalitaan ko nung araw, hindi ko alam kung yung parang hindi naman iba din sa akin ito, parang malayong kamag-anak. Nakisakay lang siya sa sasakyan. Yung palang sinakyan niya, siguro kakilala niya. Nakisakay siya. Nung pala yung kakilala niya ay, yung sinakyan niya ay matagal nang minamanmanan dahil nga sa nagbebenta yata ng pinagbabawal na gamot. Ano nangyari? Nadamay po siya. Nakisakay lang yon. So minsan, kaya nandiyan sa bad circumstances ang isang tao, nadadamay dahil po sa mistake ng iba. So kaya kailangan alamin po natin yung ating sinasamahan. Pagka po may mga tayong sinasamahan, kunyari mayroong isang tao na alam mo naman, kahit na nga ba yung nagkakilala mo or kaibigan mo, may threat sa kanya, tapos sasama ka pa ng sasama, pagka yun, oras na niya at nakaset up siya, damay ka. So kaya yung kaya minsan nasa bad circumstances ang ibang tao dahil po sa pagkakamali ng iba. Hindi ba natin pagkakamali ay dahil sa pagkakamali ng iba. So kaya kailangan mag-iingat po tayo. Pangatlo, how to come out of bad circumstances? Paano ba tayo makalalaya sa pangit ng mga nangyayari sa ating buhay? Paano tayo makakalaya sa mga bagay-bagay na kaguluhan sa ating buhay? Sa ating pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa kaibigan, yan. So, number one po rito ay pray. Ito po ay nasa Jonas. Basahin po natin ang Jonas. Jonas 2:1. Si Jonah po ay, sabi niya rito sa number 1 ay pray. Kailangan po tayo ay manalangin. Ba't po nawala ako kay Jonas? Sabi po rito sa 1, nang magkagayay na nalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda at kanyang sinabi. Ayan. Si Jonas po, kung binasa niyo po ang kasaysayan ni Jonas, napakaganda po ng kasaysayan ni Jonas. Ito po yung naging kalakasan ko nung araw na bago-bago pa lang po ako na nakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Ay si Jonas po ay, kung mababasa po natin si Jonas, ganda po ng kasaysayan ni Jonas. Basahin niyo natin yung comment ni Brother Ray Mars. Yep, read the Bible. It's the foundation of faith. Amen. Wisdom and understanding from God. Ayan, I'm one of your fruit pastor or teacher me well, and God is always ahead of us to God
be the glory. Amen. To God be the glory po. Isa po tayo sa ginamit ng Panginoon at si Pastor Marvin para kay Brother Raymars. Amen. Purihin po ang Panginoon, nalilip ang ating pananampalataya. Kasi bakit? Nagre-respond po tayo. Hindi po makakilos ang Lord pag hindi po tayo nagre-respond. Pakatandaan natin. Because meron po tayong, we have a free will po tayo. Meron po tayong kalayaan na pumili. Kaya ang Diyos hindi po makagalaw sa atin, sa isang tao, pagka hindi po talaga sila nag-respond. Kumbaga, tulungan lang po yan eh. Meron po mga ngaral. So ngayon, yung nangangaral po, yung pinangangaralan niya, pag hindi nag-respond, kahit na magkaputol-putol na yung ugat mo sa leeg, pag hindi nag-respond, yung tao, naku po, ang hirap. Lack of knowledge pa rin. Amen po ba? So ayan, sabi rito, how to come out of bad circumstances, situation, bad situation. Jonas 2:1. Si Jonas po ay may pagkatawag sa Panginoon. Tinatawag siya ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Jonas ay pumunta ka sa Nineve. Sabihin mo ang Nineve ay magsisi at ipangaral mo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Ayaw sumunod ni Jonas. Kasi alam ni Jonas na mabuti ang Diyos, na ang Diyos ay mahabagin, na ang Diyos ay merciful, ang Diyos ay pag-ibig. Na once na ikaw ay kahit na anong sama mo, pag ikaw ay lumapit sa Panginoon at umiyak at nalangin sa Panginoon, ililigtas ka ng Panginoon. Yung paggunaw sa Nineve hindi matutuloy, edi sasabihin ng mga tao si Raulo siya. Akala ko ba ay gugunawin ng mundo, hindi ay ang Nineve, hindi naman pala. So, siya yung parang lilitaw na katatawanan. So, ang ginawa ni Jonas, siya po ay nagtago, tumakas sa Panginoon. Nang tumakas siya sa Panginoon, sumakay siya sa barko. At nang sumakay siya sa barko, hindi na po natin binabasa, alam na po natin yung kasaysaya kasi hahaba po tayo. Ikukwento ko na lang po. Nung sumakay siya sa barko, talaga dumating po ang malakas na bagyo at malaking-malaking alon ang sisira at wawasak sa bangka nilang sinasakyan. So ano nangyari? Nalaman ng mga kasamahan nila na ang mesala pala si Jonas. Bakit? Tumatakas si Jonas sa panawagan ng Diyos eh. Kaya nga po meron bad circumstances, bad situation na nararanasan si Jonas kasi may pagkatawag na pala sa kanya. Ayaw pa niyang, hallelujah, sumunod. Parang yung mga pastor na tinatawag ng Panginoon, pag tinatawag na ng Panginoon, yung isang pastor sa Bulacan, tinatawag daw siya ng Panginoon, ayaw niya. Kasi syempre, iwanan niya yung trabaho niya. Pag tinawag ang pastor, darating yung time, magpo-full time ka na. E di ano nangyari? Naku, lagi daw na meron siyang trahedya, meron bad circumstances na madarating. May bad situation na dumadating sa kanya, andoon na masandwich yung sasakyan niya. Pero siningatan naman siya ng Panginoon, andoon na mahulog sa bangin yung kanyang sinasakyan. Subalit nandoon yung pag-iingat ng Lord. Kaya sabi daw noong mga tao, naku, huwag tayong sasabay diyan. Parang malas yung tao na yan, laging naaaksidente, laging may nangyayari. So, ganun po yung nangyayari kay Jonas. Na dahil ayaw niya sundin ang tawag ng Panginoon, so andoon, lagi siyang merong pangit na sitwasyon. Lagi siyang meron na bad circumstances, nandun siya sa bad circumstances. Ang pangit-pangit yung nangyayari sa kanya. Kaya nun siya ay malaman ng mga kasamahan niya sa bangka, malaking bangka ito na sabi niya, ikaw pala ang mesala. O sige, sabi ni Jonas, ihulog niyo na lang ako sa tubig, sa dagat. At nung ihulog si Jonas sa dagat, meron ng inabang ang Panginoon na malaki pong isda. Hindi natin alam kung anong isda yun, kung balyena ba yun o anong klaseng. At inilulon si Jonas. Kaya nung nandun siya sa loob ng tiyan, kaya si Jonah po, pag tinitinan po natin, na-quarantine po si Jonah din eh, 3 araw. At nung nasa loob siya ng malaking-malaking isda, siya ay nanalangin, sabi niya rito, na magkagayoy, nanalangin si Jonah sa Panginoon niyang Diyos
mula sa tiyan ng isda at kanyang sinabi. Amen po ba? Tinatawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol. Ako'y sumigaw at iyon dininig ang aking tinig. So yung pong bad circumstances na nangyari sa atin, dapat po lalo tayong lumalim kay Lord nung tayo po ay nandito sa bad na sitwasyon eh. May virus, walang trabaho, hindi nakapagtrabaho, hindi makalabas. Dapat nananalangin po tayo. Pagka po nandito tayo sa pangit na kalalagayan, dapat po nananalangin po tayo. Katulad ni Jonas na siya ay nasa loob ng tiyan ng malaking isda. At siya ay nanalangin para na makaalis siya doon sa, para siyang nasa impyerno doon ha. Nasa loob siya ng tiya ng malaking isda. Eh, iningatan pa rin siya ng Panginoon. Di ba pagka ikaw ay inilulon at giniling ka noong panggiling nila, di ba yung kinakain natin, pag kumain tayo, gigilingin ka agad. Mia-mia lang, idudumi mo na, lusaw na sila. So, ganun po. Pero iningatan siya ng Panginoon. So, pangalawa, para maalis tayo sa pangit na sitwasyon, confess your faith. Kaya po tayo nasa bad situation, kasi nga, wala tayo sa kalooban ng Diyos, kaya si Jonah po ay nasa bad situation, kasi nga, yung will ng Panginoon ay nire-reject niya, ayaw niyang sumunod. Dinideny niya yung utos ng Panginoon. Nire-reject niya yung tawag ng Panginoon sa kanya. Kasi mga tao, pagka tinatawag na ni Lord, akala nila yung paglilingkod sa Panginoon sa gabal. Hindi po sa gabal ang paglilingkod sa Panginoon. Bagus pa nga, nadadagdagan ka. Pagka ikaw po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi mo siya gagawing trabaho. Hindi mo siya gagawing work. Bakit? Pag ginawa mo siyang trabaho, mapapagod ka. Pag naglingkod ka sa Panginoon, kailangan gawin mo siyang habit. Di ba pag habit nating mag-golf, habit nating mag-swimming, di ba hindi ka napapagod kasi habit mo. Habit mong magbasa ng Bible, habit mong manalangin. Pagka ginawa mong habit ang paglilingkod sa Panginoon, wala po itong kapaguran. Si Jonah ay ayaw niya talaga sumunod sa Panginoon dahil hindi siya, wala siya sa kalooban ng Panginoon, ay talagang nagka-windang-windang yung kanyang buhay. Nandun siya sa pangit na sitwasyon. Kasi sinihingin natin pa rin ng Panginoon. Kaya ano ang dapat natin gawin dito? Ay confess your faith. Sa verse 4, ang sabi ng Panginoon, sabi ni Jonas dito, at aking sinabi, ako'y nahagis mula sa harap ng iyong mga mata. Gayon may titingin ako uli sa iyong banal na templo. Kung noon po tayo tinatawag ng Panginoon at ayaw po natin mag-respond, bakit wala kang kapayapaan ngayon? Bakit wala kang kagalakan ngayon? Bakit sa kabila ng lahat, hindi pa rin maayos ang buhay mo? Hindi maayos ang finances mo? Nakalubog ka pa rin sa kung ano yung pinagkalubugan mo? Nandiyan ka pa rin sa bad situation? Confess po natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi baka matagal na po tayong tinatawag ng Diyos. Yung pananampalataya natin ay ibalik po natin. Confess your faith. I-confess natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Kaya nung si Jonas ay nandoon sa tiya ng malaking isda, nanalangin siya at nanampalataya na siya. O sige na nga Panginoon, paluwain mo na ako dito sa malaking isda na ito, susunod na ako sa iyo. Minsan, ginagawa po nating kaabalahan ang paglilingkod, ang istorbo ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi po natin alam. Ito po yung tutulong sa atin na magiging maayos ang buhay natin. Magiging maayos ang ating mga kalalagayan.
Bakit? Yung una pong pinag-aralan natin, kaya nasa bad situation tayo, lack of knowledge. Ito po yung word of God. Kaya nga sabi sa Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Napapahamak ang tao. Lagi siya sa kaguluhan. Laging hinahabol ng pinagkakautangan. Laging nagtatago. Laging iba-iba ang SIM. Iba-ibang cellphone kasi tinatawagan ang mga pinagkakautangan niya o marami siyang pinagtataguan. Ano ba tawag doon pa? Marami siyang atraso. Napakagulo ng buhay. Bakit nasa bad situation ka ngayon? Pinagbibintangan ka na pumatay. Kaya ikaw ay nagtatago ngayon sa malayong-malayong lugar. Bakit? Lack of knowledge. Wala kang... Parang si Jonas. Tinatawag ka na ng Diyos, ayaw mo pa. Alam mo, ang Diyos ang magiging katulong natin. Si Jonas, napagod na siguro si Jonas kasi talagang pagkatapos niya dun sa dagat na talagang ipinag-ahampasan ng malalaking alon yung kanyang sinasakyang barko or bangkang malaki. Hindi natin alam kung barkong malaki to or bangkang malaking malaki. Eh nung ihagis naman siya sa dagat ay meron ng nakangangang malaking isda doon at siya ay napasok sa loob ng tiyan ng isda. Grabe ano? Nandun ka sa loob ng isang malaking isda. Na-quarantine siya ng 3 days doon. Amen po ba? So anong ginawa ni Noah? Nag-confess na siya, nanalangin na siya. Kinumpes na niya yung kanyang pananampalataya. Sige na nga Lord, susunod na nga ako sa iyo. Yung mga tao, ano, gusto pa nilang magkawindang-windang yung buhay nila bago sumunod sa Diyos. Magkakakanser muna bago sumunod kay Lord. Mano ba ang sumunod na po tayo kay Lord hanggat wala po tayong sakit at karamdaman? Mano ba ang sumunod na tayo kay Lord habang wala po tayong bad circumstances na nararanasan ngayon? Gagawa at gagawa ang kapamaraanan ng Panginoon kasi mas mahalaga ka sa Panginoon kaysa sa mga bagay dito sa mundong ito. Mas mahalaga. Yung katawan mo hindi mahalaga sa Diyos kasi yung katawan ito nabubulok. Kaya sabi nga, lagyan ko nga na sakit ito, ayaw pa sumunod. Kasi ang mahalaga sa Diyos yung ating pong kaluluwa. Yung ating pong espiritu, iaayos niya sa kanyang harapan. Kaya lagi po nagkakawindang-windang ang buhay natin. Kaya lagi po ang gulo-gulo na ating buhay. Lagi kang may kagalit. Lagi kang may kaaway. Amen. Minsan nakaaway mo sarili mo. Confess your faith. Susunod lang din tayo sa Lord eh. Hindi pa tayo sa manood. Ay, ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Kaya yung iba... napupunta sa maling wrong company, umahanap sa mga kaibigan ng tama ng solusyon para matakbuhan niya yung bad situation. Alam niyo po ba pag nasa bad situation tayo, si katulad tayo ni Jonah, kailangan manalangin po tayo, lumapit po tayo sa Diyos. Manampalataya po tayo sa Diyos. And see, remember the Lord, verse 7. Nang ang aking kaluluwa ay nang lupaypay sa loob ko na aalala ko ang Panginoon at aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Pag nasa bad situation tayo, huwag po nating alalahanin yung ating kaibigan. Bakit? Ichichismis ka lang niya. Huwag po nating alalahanin yung mga tao sa ating kapaligiran o sa ating kapitbahay o sino pa man. Bakit? Ikakatkad ka lang niyan. Ang alalahanin po natin pag nasa bad situation po tayo, ang Diyos, remember the Lord your God. Bakit? Tutulungan tayo ng Panginoon. Kailangan ay alalahanin natin ang Diyos. Nung si Jonah ay nandun na sa loob ng tiyan, naalala na niya ang Diyos. Sige na nga, susunod na nga ako sa iyo, Lord.
Kung ano yung pinagagawa mo, gagawin ko na. Kaya nga lang, nabingit, ilang beses na nabingit ang kanyang buhay sa kamatayan bago siya sumunod. Ganun po ba tayo? Na habang malakas tayo, ayaw niya atin sumunod sa Lord. Pagka tayo tutunod na ako tayo, Lord. Makakapaglingkod ka pa ba kung ikaw ay paralyzed na? Hallelujah. Sorry po ha. Totoo yun. Pagka paralyzed, nasasabihin nila, paano ako makapaglilingkod? Hindi ka nga makakain, pinakakain ka eh. Ng pamilya mo. Hindi ka nga makalakad, hindi ka makapagsalita ng maayos eh. So hanggat malakas pa po tayo, tinatawag tayo ng Lord. Kapatid, sa oras na ito, kung ikaw ay nanonood, tinatawag ka na ng Lord. Huwag mo nang intayin na magkaroon na ng bad situation, magkaroon na tayo ng pangit na karanasan o may mangyayari sa buhay natin bago tayo mag-response sa Panginoon. Hanggat malakas po tayo, huwag natin po ipagyabang ang bukas. Huwag po natin ipagyabang yung lakas natin. Yung lakas na yan, nawawala yan. Huwag natin ipagyabang yung ating kayamanan, although kailangan natin kayamanan. Ako pinananalangin ang pera, na kayamanan, na magagandang bagay sa mundo ito. Subalit, prioritize po natin ang Panginoon. Alalahanin po natin ang Diyos pagka nasa bad situation tayo. Baka po tinatawag na po kayo ng Diyos. Amen po ba? Refuse to believe the circumstances. Refuse po natin. Verse 8, ang nagsisilingap ng mawalang kabuluhang mandaraya, binabayaan ang kanyang sariling kaawaan. So, nire-refuse po natin yung ating refuse to believe the circumstances. Refuse po natin yung mga bagay-bagay na walang, sabi rito, mga walang kabuluhan, mandaraya. Binabayaan ang kanyang sariling kawaan. Amen po ba? Huwag po natin hayaan. So, i-refuse po natin, refuse to believe the circumstances. Sumunod na po tayo sa Diyos. Amen po ba? I-refuse na po natin yung mga bagay-bagay sa ating mga buhay, mga nangyayari, mga bagay-bagay, at tayo po ay lumapit sa Panginoon. And gayon din yung verse 8, look to God's mercy. Tingnan po natin yung kahabaga ng Panginoon, yung mercy ng Panginoon. Imaginin mo, tatlong araw si Jonas sa tiyan ng isda. Siya ay, anong ginawa niya? Kaya siya nakaalis doon sa tiyan ng isda. Siya po ay nanalangin. Kinumpes niya yung kanyang pananampalataya at naalala niya ang Diyos. So pagka meron po tayo mga bad situation, alalahanin po natin ang Diyos. Look to God's mercy. Alalahanin natin yung kahabagan ng Diyos sa atin. Alam niyo po ba, ginawa na ng Panginoon yung parte niya eh. Sabi nga ng Panginoon, naparito ako pambigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasin. Kinrate ko kayo ayon sa aking wangis upang ma-experience ninyo ang love ko. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang lahat ng sasampalataya hindi mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na wala. Imaginin mo, pag hindi ka lumapit sa Diyos, hindi mawawala yung bad situation sa'yo. So kaya ngayon, ginawa na ng Diyos 2,000 years ago na hindi ka na mapapahamak, lumapit ka lang sa Kanya. So decision making, huwag yung nararamdaman mo. Kasi pagka yung nararamdaman mo, ang katawan mo ayaw lumapit sa Diyos. Ang katawan mo ayaw gumising na maaga para manalangin. Ay, naantok pa ako. Susundin mo yung katawan.
Pagka magbabasa ka ng Bible para malaman mo ang katotohanan, aantukin ka. So, kailangan, desisyonan mo. Na ikaw ay magbabasa ng Bible, o kaya mananalangin, labanan mo ang iyong katawan. Nakita po natin, pag sanlibutan na, manood ka ng TV, 3 hours, 4 hours, dilat na dilat ang mata mo. Tama po ba? Mali. Tama po, di po ba? So sabi niya rito, look to God's mercy. So ang gagawin lang po natin, desisyonan natin na lumapit sa Diyos at mararanasan po natin ang mercy ng Panginoon. Mararanasan natin ang kahabagan ng Diyos. Mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Mararanasan natin ang kanyang mga pangako. Na ang kanyang pangako ay hindi nagbabago. Amen po ba? And offer up sacrifice of praise and thanksgiving. So ano po ginawa ni Jonas? Ngunit ako'y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat, aking tutuparin niya ang aking ipinanata, kaligtasan sa Panginoon. Ayun, sige na Lord. Ayan, nangangako na ako, susunod na ako sa iyo Lord. Ayan, mangangaral na ako sa Nineve. Tutuparin ko na yung pinag-uuto mo sa akin. I will follow you Lord. Ganon siya, no? Dumanas pa siya ng iba't ibang bad situation bago sumunod kay Lord. Tayo po na nanonood ngayon, huwag na po natin intayin yung mga bad situation, bad circumstances na darating sa ating buhay bago po tayo sumunod sa Lord. Ngayon pa lamang po, sumunod na po tayo kay Lord. Amen po ba? And anong ginawa ng Panginoon? Isinuka ng isdang malaki si Jonah sa kapamaraanan ito ng Lord. So isusuka natin yung mga pangit na sitwasyon sa ating buhay. Lalayas ang mga bagay-bagay na pangit sa buhay natin. Desisyonan lang po natin. Nag-iintay po ang Diyos. Mararanasan po natin ang mercy ng Panginoon. Yung kanyang kahabagan. Dahil dinesisyonan natin, isusuka natin ang lahat ng mga bad situation na yan sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah. So, ayan po. Pag binasa po, basahin po natin ang buong assignment po ngayong gabi. Alam niyo po, mas masarap pong magbasa ng Bible kaysa manood ng TV. Okay lang po, hindi ko po kayo binabawal manood ng TV. Kaya lang, sabi nga ng Panginoon, kailangan mas malamang ang spiritual na bagay. Para po maranasan natin ang pagliligtas ng Diyos. Maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasya. Naialis tayo ng Panginoon sa bad situation. Sa pangit na nangyayari. Amen po ba? Basahin po natin yung Book of Jonah. Ilang chapter lang po ito o hanggang chapter 4 lang po siya. And then siguro mga 15 minutes, 20 minutes, tapos mo yan. And pagbulay-bulayan po natin, napakaganda po ng mensahe ni Jonas. Sapagkat si Jonas po ay isa yan sa naging kalakasan ko. Si Jonah. Amen. Na si Jonah po ay, sabi ko, Lord, yung mga natakot ako na hindi sumunod kay sa Panginoon. Na maraming mga darating pa sa'yo sapagkat nung tawagin ka ng Panginoon, nung ako pa'y tawagin ng Panginoon, nasa bad situation po ako. Imaginin mo si Pastor Marvin ay kulang 5 years na may sakit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya pala, lack of knowledge, wala akong word of God. At hindi ako lumalapit sa Diyos. Relihiyon lang ang meron ako. Eh, ang gusto pala ng Panginoon is relationship. At pagbabagong buhay. Humihingi ka ng tawad sa Panginoon, hindi ka man marunong magpatawad. Liang, ito'y tablet. So, yun. So, tapos na po tayo, sabi niya rito, discussion and question. Share how you walk by faith, not by sight, during a bad circumstances. Alam niyo po ba, nung nagkaroon po ako ng personal na relasyon sa Panginoon, tinanggap ko ang Panginoon way back 1990, December 12. So, nandun po ako sa bad situation. Ay, hindi lang bad, worse situation. Grabe. Nakalubog ka sa utang. May sakit ang anak mo, mahal na mahal na mahal mo.
sapagkat panganay mo pa. Ang asawa mo malayo. Nag-iisa ka. Nag-abroad kasi nga para sa pangangailangan ng pamilya. Grabe. Wala po akong kapayapaan. Kaya naranasan ko po na lumakad po ako walk by faith, not by sight. Nung tanggapin ko po ang Panginoong Jesus bilang sarili kong tagapagligtas way back 1990. Hindi ko na po tinignan yung pangit na sitwasyon. Ang tinitingnan ko yung pangako ng Panginoon. At inalis po ako ng Panginoon sa bad situation. Inalis po ako ng Panginoon sa, ay naku, ang pangit ko po nun. At wala po akong tulog magdamag. Lahat po ng huni ng butiki at takbuhan ng daga na nag-ahabulan ng daga at pusa, alam ko. Bakit? Walang tulog kasi lagi nag-aalala. Walang kapayapaan. Nung nabasa ko ang He is the King of Kings and the Lord of Lords. He is a Prince of Peace. He's a wonderful counselor. Naghahanap ako ng tutugon sa aking mga katanungan. Eh, ang Diyos pala andyan lang. He's a wonderful counselor. He's a mighty God. Amen po ba? And pangalawa, share how God turned bad circumstances to good as she began setting on the world. Tinanas mo yung matinding worst, hindi lang bad, worst situation. Ang dami-dami mong dinaan na bad situation o worst situation, mga problema at mga suliranin na hindi mo kayang unawain, hindi mo kayang ipaliwanag at hindi mo kayang kontrolin. Na ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng pagkontrol, ang magkocontrol sa mga bagay na ito. Ginamit pala ng Panginoon yan para po ako ay maging matatag sa pananampalataya. Kaya naririto po ang inyong lingkod. Kung walang pera lang yan, ay manilang sa akin yan. Sanay po akong walang pera. Kung walang pagkain, ay manilang din sa akin yan. Kaya ko po mag-fasting kahit na isang linggo. Kung may gabundok na problema, ay kaya pong patagin yan. Dahil nakilala mo na ang Diyos. Bakit? Eh, pinagdaanan mo yung gabundok-bundok na problema eh. Grabe eh. Lahat na ata ng klaseng problema pagdadaanan mo. Bakit? Yung problema na yon, nakita kong naging maganda siya. Bakit? Itinurn ko siya sa maganda. Bakit? Nagagamit ko po ngayon pag mayroon po nagpapakounsel sa akin ng mga nanay or mga tatay na umiiyak sa harapan mo. Sabi ko, yan lang pala yung problema mo. Eh, yung pinagdaanan ko, worse pa dyan eh. Bakit eto ako ngayon, matatag? Amen po ba? Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. So, sabi ko, Lord, salamat. Kaya nga pala may nakalagay sa Bible as a living testimony, sa living testimony, buhay na patotoo. Hindi ka pwede, hindi mo maipangaral ang mga salita ng Diyos dito, yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Ito pala yung magagamit mo upang ipangaral at ipayo sa iba. Kung ikaw ay may sakit at karamdaman, kapatid, kaya kang pagalingin ng Diyos sapagkat ako po'y nakaranas kulang 5 years na may sakit. Si Pastor Marvin. At purihin po ang Panginoon ngayon, Pastor na. Kapatid, ikaw kung ikaw ay dumadanas na ikaw ay nakalubog sa utang, dati po ako nakalubog sa utang. Nagkaroon po ako ng wisdom sa Lord kung paano ito haharapin. Kung meron kang demand letter, harapin mo. Naranasan na po. Kaya nga hindi naman pwedeng magyabang ang mga tao na ako matuwid. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga sabi doon sa Matthew eh, huwag mong alisin na yung puwing ng kapwa mo. Bakit? Mas malaki yung puwing na nasa iyong mata. Bakit? Kung ano yung pinagdaanan mo, pinagdaanan din ang lahat ng mga tao. Kaya sabi nga ng Panginoon, huwag kayong magyabang. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon.
walang matiwala-wala kahit isa. At purihin ang Panginoon, naparito ang Panginoon upang tayo iligtas sa pangit na sitwasyon natin at tayo po ay nabuhay sa kasalanan. Iya-out po tayo ng Lord doon. And do you have bad circumstances in your life that you would like change today? Yes. Nandahil po sa mga bad situation, nagbago yung pananaw mo. Dahil meron ka ng Word of God eh. Meron ka ng pananalangin. Meron ka ng Word of God. Meron ka ng promises of God na pinangahawakan. One word can change our lives. Binabago ng salita ng Diyos ang pangit na sitwasyon ng buhay mo. Hallelujah. Oh, Jesus. So, kaya kailangan, kung may mga pangit man na nangyayari sa buhay natin, share po natin sa iba na tayo hinango ng Diyos sa bad situation. Katulad ni Jonas. At si Jonas po ay sumunod sa Panginoon. Amen po ba? And good evening po. God bless po. Alam niyo po ba na pagka po tayo ay patuloy na nag-aaral, nagsasaliksik ng salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ang magiging gabay natin. Hindi po yung sabi-sabi ng tao. At yung sinasabi ng maraming tao negative para sa'yo, positive ang sasabihin mo. Every day. Ibigyan ko po kayo ng tip. Pag nasa pangit kang sitwasyon, i-rebuke mo. Pag nanalangin ka kasi, o tingnan mo kasi, kaya naghihirap yan kasi, ganyan yan eh. Naku, lalo nga maghihirap yan. Kaya pagka po tayo ngayon po na meron na po tayong salita ng Diyos, meron na po tayong kaalaman sa salita ng Diyos, re-rebuke po natin kasi meron po mga tao na sumusumpa po sa atin. At meron po nagsasalita ng mga bad sa atin. So, kaya nga, tinuturuan ko nga po yung aking mga apo, yung aking anak na lahat null and void. Lord, anumang masamang salita ng sinabi ng Diablo sa akin, pinawawalang bisa ako sa pangalan ni Jesus. At lahat lamang ng mga pangako mo magmamanifest sa akin. Dahil tayo po ay nasa Diyos na, yung po mga bad word na sinasabi sa atin, i-rebuke po natin. And null and void, mamatay. Bumagsak sa lupa at mamatay at hindi magmanifest sa atin. Amen po ba? So, ayun po, kaya po, napakaganda po nung ating pinag-aralan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po ba, na tunay nga na iba-iba po ang mga nagsasalita. Ako, si Pastor Marvin po, ano yan eh, kasi para bang ang gift ko ay para kung apostol ba, yung hindi ko alam kung or teacher. Kasi meron po kasing preacher na katulad si Pastor Marvin, pagka siya ay nagme-mensahe, meron pa siyang joke. So napapatawa po niya yung mga member ng church. Meron pong gano'n na ginagamit ang Panginoon. Iba-iba po ang tawag ng Panginoon sa mga pastor at saka sa mga bishop. Meron po talaga na si ano, si mapagpatawa yan. Si Pastor Cidro, ayan. Pagtayo pa lang niya sa pulpit at ngumiti yan. At lalo na pag nag-joke ay talagang ano. So iba-iba po ang preacher. Iba-iba po ang mga lingkod ng Panginoon. Iba-iba po ang gift nila. Iba-iba po yung kanilang way ng pag mensahe po. Kaya tayo po, baka hindi po mabili yung ating jokes. Madismaya lang ako. Amen po ba? Tayo yung pong bago na ngayon lang po nakapanood sa ating online preaching, inaayayahan ko po kayo na sabayan niyo po. Lagi po tayo nag-aanyaya, nag-i-invite ng tumanggap sa Panginoon sapagkat ang kaligtasan po ay is now po. Ang kaligtasan po ay ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa susunod na araw o susunod na taon. Ang kaligtasan po ngayon. Na pag sinabayan niyo po ako sa isang maikling panalangin, magkakaroon po kayo ng relasyon sa Lord. Na parang isang magulang at isang anak.
Pagka po kayo may personal na relasyon sa Panginoon, may access na kayo. Hindi po access ang relihiyon sa Diyos. Hindi po access sa Diyos ang kung ano-anong mga ritual na bagay o kung ano-ano man ang mga gawa ng tao. Ang access po sa Lord pagka ikaw po ay nagkaroon na ng personal na relasyon sa Panginoon. Tinanggap mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. So malaya ka nang makalalapit sa Lord at makalaya ka nang makapananalangin sa Kanya at aabot ang iyong panalangin sa Kanya once na ikaw ay nagkaroon na ng personal na relasyon sa Lord. Amen po ba? So, kasi dati wala akong personal na relasyon sa Lord eh. Ang panalangin ko hanggang bubong lang. Hindi umaabot sa Diyos. Nung nagkaroon po ako ng personal na relasyon sa Panginoon, nagkaroon po ako ng yung pong panalangin ko, umaabot na sa langit. Amen po ba? So tayo po ay, sabayan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan simula nung ako'y maliit hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ginawad mo sa akin. At dalangin ko na itala mo sa aklat ng buhay ang aking pangalan. At hinihingi ko ang Banal na Espiritu na ang manahanan sa akin at mag-control sa akin, mag-ingat sa akin at magturo sa akin habang ako ay nabubuhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And kapatid, subabay ka sa panalangin ito. Ikaw ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon. So hindi po doon nagtatapos ang inyong kaligtasan. Kailangan po natin lumago spiritually. Magkaroon po tayo ng growth sa spiritual na bagay. So kailangan po natin na makilala ng lubusan ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Bible. Pag magbabasa po tayo, makikilala natin ang husto ang Diyos na hindi pala tayo binibigo ng Diyos at hindi pala nagtatangi ang Diyos na ang cancer kayang pagalingin ng Panginoon. Ang lumpo makakalakad, ang bulag makakakita, ang pipi makapagsasalita, ang bingi makakalakad, ang meketong nalinis. And signs and wonders po, lagi po ako nananalangin, Lord, we pray for signs and wonders in this place, in this church. Bakit? Walang imposible sa Lord. Kasi naranasan ko. Mamatay-matay na si Pastor Marvin that time. Kaya pala, grabe ang pandaraya. Pinapatay siya ng diablo, kaya pala magiging pastor siya at maraming tao na madadala niya sa paanan ng Panginoon. Through him, maraming tao ang lalapit sa kanya. Maliit na bata pa lang yan. Imaginin mo, maliit na bata pa lang yan, mga 4 years old. Mananaginip, lalakad. Eh, yung pong bahay namin sa Pampanga ay may itaas. Lumalakad yan ng gis ng tulog. Ay, nagigising, buti ginigising talaga ako. Nagigising talaga ako. O, Diyos na rin ang kumikilos noon. Kahit ala pa akong personal na relasyon, naroon ng pag-ingat. Maabutan ko na lang siya, nandoon na siya sa bungad ng pinto. E di kung maglalakad siyang mahulog, patay. E ang taas ng hagdan. Dahil ang bahay ko po sa Pampanga ay may itaas. And pagka po siya ay ano, lagi po siyang may nakikita siya lagi. Nanay, nanay, nanay. Oh. Batang maliit pa lang po si Pastor Marvin ay pinapatay na ng diablo. Kasi marami palang gagawin sa kaharian ng Diyos at maraming dadali na kaluluwa mga tao sa paanan ng Panginoon through Him. Amen po ba? So huwag po tayong padaya. Katulad ni Jonas, kung tayo po ay tinatawag na ng Panginoon, huwag na po nating hayaan na tayo ay dumating sa worst na sitwasyon bago po tayo lumapit sa Lord. Tayo po ay mananalangin. Kung sino man po yung nais na manghingi ng counseling sa akin, personal, meron po akong a cellphone, 0917
0929-6164. Yan po. Cellphone po yun na landline. Wala pong text. Wala pong, hindi po ako makaka-receive ng text at hindi po ako pwede mag-text. Calling lang po. Tawag lang po. At ang ibibigay ko po sa inyo na payo ay base po sa salita ng Diyos. Base lang po sa kanyang word. Amen po ba? Hindi sa sarili natin. Amen po ba? So, at ngayon po, kung kayo po ay naka-add sa, ando po kayo sa Love Fellowship Church, GC, or kaya sa pinagpalang grupo, magbigay lang po kayo doon ng mensahe kung sino po yung gusto nyo ipanalangin. At meron po tayong, maaga po akong gumigising at meron po akong prayer na personal. Nakaluhod tayo sa Lord na nananalangin ng matagal at meron po tayong corporate prayer 6 to 7 po. So kaya kailangan sama-sama pong panalangin, malaki po ang nagagawa. Amen po ba? So manalangin po tayo. Takilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Sino man po ang nanonood ngayon na meron siyang nararamdaman sa kanyang katawan, Lord, idantay mo po ang makapangyarihan mong kamay sa kanya. Mula ulo hanggang talampakan ay idaloy mo ang kagalingan sa kanya, Panginoon. At sino man po, Panginoon, na nanghihingi ng kapayapaan, bigyan mo po ng kapayapaan. Meron po kaguluhan sa kanyang pagdidesisyon. Ikaw po, Panginoon, ang sumama sa kanya na yung desisyon ay galing sa iyo. Yung kanyang gagawin ay nagmula sa iyo, Panginoon. Hindi sa kanyang kalooban, sapagkat sinabi mo nga sa Jeremiah 29:11 na ikaw ang nakakaalam ng aming future na makabubuti para sa amin. Kaya maabutin mo po ang aming kapatid na ito na naguguluhan sa pagdidesisyon kung ano yung dapat niyang gawin. At samahan mo po siya, Panginoon. Ama, maraming salamat. Inaangkin po namin na ang kapangyarihan mo ang kikilos, hallelujah, sa aming kapatid na ito. Ama, salamat. Kung may pamilya po na nais na magkaroon ng restoration, you are a God of restoration. And you are our shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. Lord, wala po kami ibang shepherd, kundi ikaw lamang. Ama, pagbalain mo lahat ng mga kasama ko ngayong oras na ito. I-bless mo po sila, espiritu, kaluluwa, at katawan. Ito po ang aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay midweek service. Kung sino man po yung nabibless sa gawain ito, at pinangungusapan po kayo ng banal na espiritu ng Panginoon na magkaroon po, mag-donate po sa church na ito, welcome po. Hallelujah. At yung pong ating mga LFCI family, yan. Siguro po next week magpapatiles na po tayo. And purihin po ang Panginoon. Ito po yung inyong mga offering, mga tithes and offering. Dito po natin dinadala kasi gusto ko po itong maging maging aircon po at maging komportable po yung ating pagsamba. Para pagka aircon po ay hindi na po tayo naiinitan. Amen. Pwede tayo mag long sleeve. Yan. Maisusot ko na yung mga long sleeve ko. Yung mahabang manggas. Amen po. Bapurihin po ang Panginoon na pagka po tayo ay nagpala sa church, babalik po ng Panginoon. Basahin niyo po ang Bible. Nung po ako yung mag-start na magbigay sa Panginoon, nakalubog po ako sa utang. At sa kapamaraanan po ng Diyos, hinango po ako ng Diyos sa pagkakautang. At pagpapalain po yung ating mga anak sapagkat pinagpala po ng Panginoon yung aking mga anak sa kanilang mga trabaho. Sila po yung naging ulo, hindi buntot. Amen po ba? Sila po yung naging head, not the tail. Amen. And purihin po ang Panginoon at patuloy po natin maranasan ang pagpapala ng Diyos. God bless po.